I can't wait to present to you the good ones. Please like, share, and subscribe on YouTube. Dapat subukan, lugar na kailangang bisitahin, ganda at galing na kailangang malaman at ipagmalaki. JV shows us the good ones. JV good, JV good. JV Ejercito presents the good ones. Siyempre, mawawala ba naman sa biyahe natin ang pagkain Pinoy? Kaya tasilukman na rin tayo, tikman na rin natin ang kanilang best delicacies. Andito tayo ngayon sa Isabelito's Cucina Filipino, isang restaurant dito sa Lukban, specializing in homegrown Lukbanan cuisine. Alam nyo, talagang pinili ko ito. Dahil ako'y nagmotor minsan kasama yung grupo, talagang nagustuhan ko ang Isabelito's. So siguro pwede kong tanong, Miss May, kailan ba nagsimula itong Isabelito's? So nag-start po ito sa November 2014. 2014, so para 6 years, no? Okay. Ang may-ari po nito is Lukbanan din po siya, si Miss Rosemary Veloro de Besa. Local talaga? Local Lukbanan. Local Lukbanan. Ano naman ang ano nyo rito? Specialty talaga bang talaga native food, authentic or may konting twist? May twist po ng konting Chinese pero hindi po siguro mga 20. Para may fusion, may konting ano. At least naiiba. Hindi kasi unang-una itong unahin na natin yung kare-kare. Crispy kare-kare. Crispy kare-kare, no? Yan ay mga fusion na Filipino food, masarap kasi malutong. Pero nandun yung kare-kare. Awan na din yung authenticity ng kare-kare sauce. Siyempre, hindi mo pwede mawala yung lukban, longganisa lukban. No? Talagang hindi pwedeng pumunta ng lukban na hindi mo natitikman to. Ito naman, Chef, ano ito? Bali, Thai green mango na in-improve po namin na parang okay. Thai green may konting hot, may konting spice. Pang ano, parang appetizer. On the side, appetizer, parang kung achara, ito. Instead of achara. Pang alis sa umay po. Pang alis umay. Ito naman, itong nasa harapan ko. Ayan po yung papel de liem. Papel de liem po na bacon cut na super crispy po talaga siya. Papel de liem po. Ang tawag. Papel de iba, no? At syempre, hindi naman pwedeng mawala dito sa ikaw ay pumunta dito sa Lukban nang hindi mo matitikman ang pansit habhab. Bakit tinawag na habhab ito? Kung papaano natin siya kainin, instead po na gumamit tayo ng fork. Dito lang ginagawa yun, no? Opo. Dito lang sa Lukban. Kasi po, pag humabab ka, hindi ka maalam, hindi ka po Lukbanin. Nilalagyan pa nga ng suka eh. Opo. Baka suka, no? Pero yung natikman ko doon, kung hindi masyado marami Ricardo. Pero sa iyo, talagang special loaded na loaded, no? Special, no? Itong habhab. Oh, sarap, iba! Ano ba ang kaibahan ng pansit habhab sa ibang pansit? Ito po yung may mix na sotanghon na may pagka-Chinese. Then, basta po kung mawawala yung habhab, yung pong noodles na habhab. Ay, yung noodles, ang ano, ang talagang Miki ba yan? Oo, Miki po. Miki. Ipansin ko nga. Po ang tawag doon. So, bakit naging tradisyon ang pagkain ito? Ng habab, doon pahiyas. Kailangan kumain ka yan. No? Siguro. Kasama rin yung jardinera, pero ito, kailangan din. Kasi parang ano po doon, Sen, parang tradisyon na dito sa Lukban, yun yung on the go na pagkain na pag nagutom ka, kahit sang kanto may mabibili kang pansit na makakapawi ng gutom mo. Na hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. So ever since talagang ang pagkain yan, gano'n na? Habhab talaga. Araw-araw. Sa dito, sa okay. Banana. Merienda. Kahit kailan, pwede. Okay. Pwede kasi ito pong ano, yung brawas de tiramisu. Instead po brawas, kasi na yung iba po is yung ginagamit na tiramisu is yung ibang lady finger. So we use yung ating native product na brawas or lady finger na tinatawag ng iba. And then itong kamachili blueberry cheesecake, instead of using graham, so we use the kamachili pastry. Iba talaga. Lukban made. Twist. Yes po. Okay, unahin ko na itong papel de... Ano de liem po. Papel de liem po, hindi papel de liha. Okay, tikmak mo na ha. Ang lambot.
crispy, pero malambot. On top of po dan yung smoked barbecue sauce. Ah, smoked barbecue sauce. Yun. Homemade pa rin po siya. Tapos, siyempre, ang crispy kare-kare. Ang sarap nung, ano nyo, nung sauce. Talagang maning-mani. Maning-mani. Ang lasang-lasang lasa. Siyempre, ang lukban, lukganisa. Ay, talagang ito lang, tsaka itong ano. Tapos na, panalo na. Siyempre, lakot na pinis ang habhab. Habhabin natin. Dito po, try po natin. Sige. Minsan ko lang nasubukan ito eh. Kumalat eh, hindi ako sanay eh. So, ganito lang talaga, no? Apo. Paano puputulin? Bahala na. Iniimbitahan po namin kayo na kung makakagawi kayo dito sa part ng Quezon, puntahan niyo po sana kami dito sa Isabelitos Garden or Cucina Resto. Then, tikman nyo yung mga naiiba naming fusion ng pagkain dito sa Lokban. Yung authentic ng Lokban and then yung ibang food na pwede namin ma-serve para mapawi yung gutom at buhon. Ang Isabelitos sa Lokban ay good food! Good na good! Dito naman tayo, no? Kanina natukman natin yung lukban, longganisa. Ngayon naman, makikita natin kung paano ito ginagawa at kasama natin ngayong araw na ito. Si Ma'am Michelle ng Ecker and Ellis, no? Ang sinasabing special. Ni Mayor, the special at the best dito sa Lokban. Ma'am, gaano katagal na ho itong Ecker and Ellis? Ecker and Ellis po kasi nagmula pa po yan sa lolo at lola po. Kayo na po ang Ecker po ang lolo, ang lolo ko, ang Ellis po ang lola. So since 1958 pa po na nag-start yung business. 1958? Wow! We're almost 60-70 years. Ano bang kaibahan, ma'am, ng Lokban longganisa sa ibang longganisa sa ibang lugar? Ang sa akin po kasi, ang Lokban longganisa, lahat po kasi siya ay natural ingredients. Wala po siyang preservatives. Ang pinakang preservatives lang po yan is yung asin. Asin lang? Mm-hmm. Tapos lahat po natural ingredients na kaga. Asin pati yung kulay niya kahit medyo mapula. Opo, achiote powder naman po achiote yun powder. Na paminton po kung tawagin. Okay. Pero ano po yung distinct na lasa ng Lokban lugar? Kasi kung ikukumpara nyo bawa ng mga vegan longganisa, medyo garlicky siya, no? Mabawang. So, ang vegan, Ang Lokban longganisa po, garlic din po siya. Garlic din. Mm-hmm. Kasama na rin po yung ng oregano juice. May yung oregano. Kung dalawang, yun po ang medyo naiiwan sa panlasa natin. Kaya pag dighal ko minsan, nandun pa rin. Naiiwan pa rin. Buong hapon, nandun pa rin. Kaya huwag kang kakain. Pagkakain kayo, sasakay ng kotse. Paano po ginagawa, nandito tayo proseso para silang mass production, ang bilis ng paggawa. Mm-hmm. Ito po ang, ito na yung pinaka-proseso? First procedure po is yung stuffing. Okay. Then, pagkatapos po nun, ititimbangin na po namin sila sa small ng per dozen tsaka po sa jumbo, sa malalaki. Sunod po yung pagtatali, then yung pairing, cutting, then yung by dozens na po. Ganyan na lang. Doon tayo sa maganda, doon tayo sa masarap, with Jesus! Maraming salamat, Michelle, no? Sa pagkakata, at least nakita natin ng marami kasi pupunta ng Lokban, dapat matikman ang inyong longganisa. Okay, Mayor, salamat din po. The good ones. Salamat for watching. Please like, share, and subscribe.